Magandang araw, narito ang latest update natin sa severe tropical storm na si Maring at ang magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Patuloy ang kumikilos sa papalayo ng dulong hilagang Luzon, ang sentro ng bagyong si Maring. At kanina alas 4 ng umaga, ito ay tinataya ng nasa layang 170 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ay abot ng 125 kilometers per hour. Ito ay inaasahang kikilos sa direksyong westward sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Bagamat unti-unti nang lumalayo sa dulong hilagang Luzon, mapapansin natin apektado pa rin ang buong Northern Luzon at ang ilang bahagi ng Central Luzon ng bagyong si Maring. Bukod pa dito, ang pinag-ibayong habagat or Southwest Monsoon ay maapektuhan din ang western section ng Southern Luzon, ng Visayas at ng Mindanao sa araw na ito. Ngayon, ano nga ba yung lugar na may warning signals pa rin? Nakataas pa rin ang warning signal number 2 sa Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Group, sa northern portion ay Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, warning signal number 1 naman, nakataas pa rin sa natitirang bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ipugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, ganun din sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Bataan, at sa northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Island. Ano nga ba inaasahan natin dahil sa bagyong si Maring? Yung mga lugar na may warning signals number 2 and 1 ay inaasahan natin na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan na pwedeng maging sanhi ng mga pagbaa, lalong-lalo na sa mga mababang lugar, pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. So, pinapayo natin yung mga kababayan natin doon sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, maging alerto pa rin, patuloy na mag-monitor sa 3-hourly update ng PAGASA regarding sa bagyong si Maring at patuloy ding makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managing officers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, may mga pag-ulan din tayong inaasahan, may hanggang sa tamtamang pag-ulan, paminsan-minsan may kalakasan. Ngayong araw dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Central Luzon, yung mga walang warning signal, at sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. Ganon din sa western section ng Southern Luzon, particular na sa Mindoro provinces, sa Palawan, sa Western Visayas at ganun din dito sa may bandang Zamboanga Peninsula dahil naman sa pinag-ibayong habagat. In terms of lakas ng hangin, inaasahan nga natin yung malalakas na hangin sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1. Posibleng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, makapagpatumba ng ilang uri ng halaman, makasira ng mga bahay na gawa sa mga lumang materyales o magagaan na materyales. Hanggat maaari habang malapit sa inyong lugar or directly affected kayo ng bagyong si Maring, yung mga lugar na may warning signals number 2 and 1, as much as possible, stay indoors po muna tayo. Samantala, dahil nga sa pinag-ibayong habagat, may mga paminsan-minsan bugso ng hangin mararanasan din sa ilang lugar sa Kabisayaan, sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Misamis Occidental, sa Camiguin, sa Zamboanga del Norte at sa natitirang bahagi ng Luzon. So, iba yung pag-iingat pa rin po. Lalong-lalo na dun sa mga kababayan nating mangingisda, no, may nakataas po tayong gale warning. So, dito sa seaboards ng Southern Luzon, sa western seaboard ng Central Luzon, at maging dito sa mga seaboards ng Visayas at sa northern at saka western seaboards ng Mindanao, may gale warning po tayo hanggat maaari huwag muna po malawit dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala, sa lugar na may warning signals number 2 and 1, ay automatic na pong ipagbabawal ang pagpalawit ng lahat ng uri ng sakyang pandagat. So in terms of storm surge, posibleng makaranas ng up to 1 meter in height sa mga lugar na may warning signals, particular na dito sa may bandang coastal localities ng Batanes, Northern Cagayan, kasama ang Babuyan Island at Ilocos Norte. Sa pinaka-latest tropical cyclone bulletin na ipinalabas nga ng PAGASA ngayong alas 5 ng umaga, pinakikita ang posibleng pagkilos ng bagyong si Maring within the next 24 to 36 hours. So, nandito na po as of 2 a.m. yung pinakang sentro ng bagyong si Maring at bukas ng madaling araw, inaasahan natin na tuloy na itong nasa labas ng ating air responsibility or sa layang 700 kilometers west ng Calayan, Cagayan. So makikita natin na simula ngayong madaling araw hanggang
Ngayong umaga ay inaasahan nga nating tuluyan ng lalabas ito ng ating air responsibility. And within a 36-hour period, bukas ng alas 2 ng hapon, inaasahan na mas malapit na ito dito sa southern part ng China or sa layong 1,015 kilometers naman west ng extreme northern Luzon. Nasa labas pa rin po ng ating air responsibility. So, inaasahan natin si Maring lalabas ng PAR ngayong umaga. At kung lumakas pa, ay halos patungo na dito sa southern part ng China. Patuloy tayong magbibigay ng 3-hourly update regarding sa bagyong si Maring. Ang susunod po nating tropical cyclone bulletin ay papalabas mamayang alas 8 ng umaga. Samantala, available din po ang lahat ng ating tropical cyclone bulletin, gale warning at weather advisory sa ating website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.